Ayan ng Philippine Military Government at saka MNLF at saka MILF ay okay naman. Maganda rin ang ugnayan. Sama-sama kami sa pag-implement sa peace and order dito sa area of responsibility. Lalong-lalo na itong military ng government ay palakas ang aming ugnayan. Yun lang po. Para po kay Attorney Sultan at Rincora Pinote. Sir, at ano po ang status ng Iran Unsolved State tungkol ho sa 54th Foundation Anniversary ho ng Moro National Liberation Front, at ano po ang gusto niyong iparating para sa kanila? Ang status po ng Iran Unsolved State, ito ay isa sa 7 sub-states ng Bangsa Moro Homeland na particularly Iranon sub-state ay hinihintay namin po kung ano ang decision ni President Duterte at ni Professor Dr. Noor Beswari, kasi hindi po natapos ang meeting namin ng Duterte PGH, Miswari Minilev, Coordinating Panel for Peace Talks on Federalism. Hindi pa po natapos. So we are waiting for the final decision by the panel to be confirmed by Professor Dr. Noor Miswari and President Rodrigo Duterte. Duterte. Darata pangapat na noong Wednesday, nakausap ko si Ministry of Interior Local Government, Naguib Sinarimbo. At tinanong ko sa kanila kung ang UBJP, yung United Bangsa Moro Justice Party, ay may kandidato ba silang susuportahan ngayong May 9, 2022 national election. Ang MNLF ba, itong Moro National Liberation Front, ay meron din ba silang susuportahan na kandidato sa national? I am sure that the MNLF will support its own candidate for national government. But these are the things that I know. On March 4 and 5, with my exclusive and special meeting with Professor Dr. Noor Bimiswari, together with Ustaz Faisal Ismail, he clearly told us, Professor Miswari, and I quote, "Dumating na ang invitation sa kanya ni Manny Pacquiao for president, at dumating din ang invitation sa kanya ni Esco for president, at dumating din ang invitation sa kanya ni BBM Marcos and Sara Duterte for President and Vice President." Ito ang sinabi niya. Sabi ko, sino ang susuportahin natin? Sabi niya, and I quote, "Kung sino ang magbibigay sa atin na magandang platform of government na magugustuhan natin, na pipirmahan niya na iyon ang ibibigay niya sa atin, yung kanilang platform of government, yan. Kung sino makabigay ng magandang platform of government, plus pipirma na limbuha ni BBM Marcos at Sara Duterte, yung platform of government nila na pipirma nila, yan ang susuportahan ni Professor Dr. Noor Bimiswari." Sir, follow up lang sir. Ano? Noong karang Saturday, Sabado, ang Manila Broadcasting Company ay nagkaroon ng survey dito sa Maguindanao. So naasay na po sa Datu Ulin Sinsuat at dito sa may Tamuntaka, Barangay Tamuntaka. So lumalabas doon sa survey namin na nangunguna si Marcos, pangalawa yung vice niya si Sara Duterte. Anong dahilan kung bakit hindi nakakapasok yung sa survey yung ibang makandidato dito sa Maguindanao? Kasi may biro sa amin si Professor Dr. Noor Miswari noong March 10.
with the presence of all the top brass leaders of MNLF in Mindanao, Suluan, Palawan, or Minsupana for brevity. Ang narinig kong sinabi niya, eh, pag mayroon daw siyang i-endorse na candidacy ni Numan, ay parang yun na raw ang susundin, pati ang survey na siya ang mananalo. Kaya, sa pag-isip ko, assuming that he endorses BBM Marcos and Sara Duterte, I will presume that based on his statement, ayon sa salita niya, ayon ang mangyayari. Kasi, naalala ko, sinabi ni Professor Dr. Noor Timisoari na doon sa mga kasama natin na suportado ng MNLF sa Northern Luzon, there are no less than 3.7 million from Northern Luzon who will support Professor Misuari's candidacy for president or vice president. Likewise, in Central Luzon, we have members there. And also in Southern Luzon, with more reasons if ang pag-usapan ay Mindanao, because we have many supporters in Mindanao. So that, in my belief, as member of the panel of Duterte and Misuari or the Coordinating Committee for Peace Talks, I believe that whoever is supported by Professor Misuari, I agree with him with the huge number of follower voters with the MNLF. I believe that the nominee or endorsee will win the election. In fact, there are already rumors that the open endorsement will be made in the grandstand of Lunita Park anytime before the elections, where millions of MNLF members will participate. Sir, at pang-last na ito, sir. Ano? At mensahe po ninyo para ho sa 54th Foundation Anniversary ng Moro National Liberation Front mula sa 3rd Infantry Division ng National Mobile Army, Irano na Zone of Peace 9, Dawa Defense Force Command, Irano South State, Central Mindanao Unified Command. But ito, mag-bidbay na lang po ninyo. This is my final say. Welcome and congratulations to all the participants of the MNLF. I would like to say that my motto here or policy is this, and I quote, one unified Muslim Iranon, Maguindanao, Maranao, Tausug, Basilan, Samals, Yakans, Numads, and Christians alike, one MNLF. That's all. So we have to maintain peace and order. And above all, we must be, as a whole Muslim, all members of the Muslim group, as I have mentioned, must be united and embrace unity and solidarity within the entire Bangsa Moro homeland, including the elite islands of the Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao, or Minsupala, or Cavite. Thank you. Wassalam. Okay, sir. Okay na, sir? Okay na? Oh, sige, sir. Thank you. Mga nakakawa nila. Mga tinigaw ay picturean mo mo. Ano sige. Sama ka sa mga. Ano ka ng picture? Picture na lang. Picture na lang. Okay. Sige. Ipadagdag na lang. Sige. Paano mo na sila? Cellphone ka para dapat yung picture. Duterte. Makikita ni Duterte na ganun kita yan. Makikita niya huwag.
Okay na, sir. Okay na, sir. Naku. Ano pa?